Dear Kuya Bono, ako ay isinilang at lumaki sa isang barangay ng Tarlac City, Tarlac. Namulat ako na maliit at pangit ang aming bahay na nasa tabi lamang ng sementadong kalsada. Katapat nito mismo ang eskinita papasok sa kinaroroonan ng bahay ng kababata kong si Olan. Sa kantong-kanto ng kalsada at eskinita naman mayabang na nakatayo ang bahay ng pamilya ng aking ama. Parang tatlong palapag ang bahay nila dahil sa itaas, gawing harapan, ay may malawak na balkonahe at sa gawing likod nito ay may kwarto pa. Doon sa balkonaheng yon madalas kong makitang nakatambay ang tatay ng tatay ko. Nagsisigarilyo habang malakas ang patugtog niya ng mga rock music. Kapag nasa loob ako ng aming bahay at nakarinig ako ng malakas na Bon Jovi o Rod Stewart song, tatalaw lang ako sa bintana, matitingal ako na ang tatay ng tatay ko. Nakasiting pretty noon, nakashades at nananabako. Mataas ang bakod nila kaya't hindi mo makikita ang first floor ng bahay nila. Masisilip mo lang ito kapag bubukas ang magara at malapad na gate at papasok ang alinman sa tatlong sasakyan nila. Ayoko silang tawaging lolo o lola o papa sa lalaking nakabuntis sa aking ina dahil hindi naman nila ako kinilala. Hindi naman ako agraraman para i-connect pa ang sarili ko sa kanila kahit na kapitbahay ko lang sila. Nasa kabilang kalsada lang ang bahay nila. Ang lote naman kung saan nakatayo noon ang aming bahay ay hinulog-hulugan lang ni Lolo Minyong sa amo niya. Mayaman ang amo niya at siya ang nagmamay-ari noon ng bahaging yon ng barangay namin. Pinasubdivide lang at ibinenta nga kaya't karamihan kina Lolo at iba pang residente ay hindi talaga taga roon. Pero sa kabilang kalsada, sila ang mga orig na residente ng barangay. Lumaki ako sa poder ng aking Lolo Minyong na isang bakla, ngunit nakabuntis noon kahit nagkaanak, ngunit hindi sila nagsama bilang mag-asawa ng babaeng nabuntis niya. Dahil nag-asawa ang babae ng iba tapos ang anak ay iniwan kay Lolo Minyong. 16 years old lang daw si Lolo noon at yung naanakan niya ay 19 anyos na. Ang anak naman ni Lolo Minyong ay ang aking ina na kay aga ring nabuntis ng kapitbahay lang niya, ang aking ama pero pinabayaan lang naman. Hanggang sa ako'y kanyang isilang sa edad niyang 17 noon. Nakasama ko din naman ang aking ina mula nung isilang ako hanggang sa ako'y mag-grade 1. Umalis siya, nagpunta ng Maynila at nagkaroon ng panibagong buhay. Nakapag-asawa ulit at nagkaanak pa ng ilan. Noong mga panahong yun ay hindi ko rin nakikita ang aking ama. Kahit na alam kong ang bahay nila ay nasa kabilang kalsada lamang. Ang naririnig ko noon ay sa Baguio siya nakatira, then kalaunan ay nag-abroad sa UAE. Pero kahit siguro makita ko siya, hindi ko rin siya lalapitan dahil lumaki ako sa bilin ng aking Lolo Minyong na huwag na huwag akong lalapit sa kanila. Hindi ko masasabing pinabayaan ako ng mama ko dahil nagpapadala naman siya ng pera, hindi nga lang regular. Nakakauwi din ng 3 hanggang 5 beses sa isang taon nung wala pa siyang asawa. Ngunit noong magkaasawa, lalo na nung magkaanak na sila ay talagang napakadalang ko nang makita ang aking ina. Pero hindi ako nagsenti kung hindi na nagpapakita ang aking ina noon dahil bentahe ng pagkakaroon ng lolo na bading ay kaya niyang maging ama at ina at the same time. Pero si Lolo Minyong nung panahong nagkamulat na ako ay hindi na siya yung baklang mahabang buhok at nagdadamit babae. Sa mga litrato ko na lang nakita ang mga ayos babae niya. Pero habang lumalaki ako ay ayos lalaki na siya at hindi na parlor ang trabaho kundi
Araw-araw nang pumapasok sa patahian ng amo niya na siya ring may-ari ng parlor kung saan siya dati nagtatrabaho. Noon ay ginagawa na lang niyang sideline ang pag-uunat ng buhok at paggugupit. Isa si Lolo Minyong sa mga dahilan kung bakit ako naging tirong. Sa aming barangay, ang tirong ay siga. Laging nakikipagbabagaan kahit sa mas malalaki at mas matatanda kaysa sa akin. Wala akong inuurungan. Basta kapag may nambuli sa akin at dinamay ang lolo kong bading, handa na akong manakit at masaktan. Pero si Lolo Minyong ay hindi natutuwa kapag nakikipag-away ako. Nagagalit siya sa akin at minsan ay pinapalo pa ako kahit pasabihin kong dahil sa kanya kaya ako nakipag-away. Third year ako sa high school, pero 16 na ako noon dahil nagtigil ako ng 2 taon. Noon ay naranasan ko ring maglayas dahil yung babaeng kay tagal kong gusto, si Richella. Kay tagal kong niligawan, sinagot ako, sobrang tuwa ko, pero nung malaman niyang bading ang kasama ko sa bahay ay brinake ako. Sobrang sakit nun, Kuya Mono, dahil kauna-unahang girlfriend ko yun at mula first year high school ay nagustuhan ko na siya. Nag-effort ako para mapansin niya. Ginawa ko lahat para mabura sa isipan niya na masamang lalaki ako kasi nga lagi ako nasasangkot sa trouble. Gusto kong patunayan kay Richella na kahit basagulero ako ay mabait ako, mapagmahal at marespeto sa babae na siya naman talagang totoo. Nagawa kong patunayan yun sa kanya, Kuya Bono, kaya nga sinagot niya ako. Pero noong nagpilit siyang sumama sa bahay para daw makita ang aming lugar ay nakilala niya ang lolo ko at noon na siya nawala ng gana sa akin. Hindi siya naniwalang lolo ko si Lolo Minyong dahil nga hindi naman siya ganon katanda. Iniisip ni Richella na live-in partner ko daw ang lolo ko. Sinisi ko pa si Lolo noon. Hindi kasi ako umuwi ng isang gabi at kinabukasan ay pinuntahan ako ni Lolo sa bahay ng barkada ko upang pauwiin. Ayoko siyang harapin noon pero hinila ako ni Kuya Edward na barkada ko. Ayoko pa rin umuwi noon at sinabi ko kay Lolo na hindi na rin ako papasok sa eskwela. Bakit? Ano bang problema mo? Tanong niya sa akin. Ikaw ang problema. Sigaw ko sa kanya. Bakit kasi bakla ka? Sigaw ko pa pero halos natumba ako sa malakas na suntok ni Kuya Edward sa mukha ko. Tarantado ka. Kung magiging bastos ka sa taong pinagkakautangan mo ng buhay mo, huwag dito sa bahay ko. Lumambot ako ng oras na yon dahil kay Kuya Edward. Napilitan na rin akong sabihin sa kanila ang problema ko. Hindi ko kasi sinabi kay Kuya Edward na brinake ako ni Richella. Akala niya, kagaya lang ako ng ibang tropa namin na gusto lang matulog o tumambay sa bahay niya. Mag-isang anak din si Kuya Edward at parehong nasa abroad noon ng mga magulang niya. Tita niyang tomboy ang kasama niya sa bahay nila, si Auntie Para. Para yun, Kuya Bono. Ilocano lang kasi kami kaya yung F ay nagiging P kaya sa halip na Auntie Para ay nagiging Auntie Para. Open ang lahat ng barkada ni Kuya Edward sa bahay nila. Basta maayos ka lang at nasusunod mo lang ang mga batas niya. Ayaw niya ng makalat, ayaw niya ng dugyot. Kapag gumamit ka ng baso, hugasan mo dahil kapag hindi, babasagin niya yon at lahat ng bubog ay ipapupulot niya sa iyo. Mabait si Kuya Edward sa barkada niya pero tarantado sa iba. Siya ang parang leader namin sa grupo namin nung high school ako. Siya ang pinakamatanda, pangalawa ako. Nagpaulit-ulit din siya sa high school dahil sa mga kabulastogan niya, kagaya ko. Mahilig lang kaming makigulo. May mga bisyo kami, alak, sigarilyo, pero hindi kami nagnakaw ni minsan. Bawal yun sa amin. May isa kaming katropa noon na nagnakaw pero hindi umamin kay Kuya Edward, kaso naimbestigahan. Binugbog siya ni Kuya Edward nung malaman niya at saka tinanggal sa grupo. Sa takot at respeto ko kay Kuya Edward ay sumama ako kay Lolo Minyong pauwi ng bahay nung umagang yon. Pinayuhan nila ako.
Hindi man pumasok sa akin ang mga payo nila, pero dahil utos yun ni Kuya Edward na umuwi ako, umuwi ako. Hindi rin ako nagtigil sa pag-aaral noon, kaya naranasan ko yung hirap at sakit ng nakikita ko si Richelle araw-araw, pero wala na akong karapatan sa kanya dahil ayaw niya na sa akin. Kalaunan, Kuya Bono, ay na-realize ko rin na hindi si Richelle ang dapat kong panghinayangan. Masyadong mababaw ang pag-ibig niya sa akin, kaya't kay dali niya akong kinalasan. Ang best friend niyang si Chona ang niligawan ko, at kay bilis niya akong sinagot. Pahintulot lang pala ni Richelle ang hinintay niya, kasi dapat daw no hurt feelings kapag naging nobyo niya ang ex ni Richelle. Gustong-gusto pala ako ni Chona. Yung tipo ko daw talaga ang pangarap niyang maging boyfriend. Maginoo pero bastos at bad boy image. Ginawa ko naman lahat, Kuya Bono, para patunayan ko kay Chona ang nais kong patunayan sana noon kay Richelle, na mahal ko pa talaga. Dahil doon ay nagtagal lang kami ni Chona ng 14 months dahil napansin niyang si Richelle pa rin ang mahal ko talaga. Sa maayos na paraan, Kuya Bono, ay kumalas sa akin si Chona. Ang masakit ulit, ito ay leksyon din sa akin noon. Noong hindi na kami ni Chona, tsaka ako napagtantong mahal ko pala siya. Una kong naramdaman yun nung manalo ulit si Chona sa poster making contest sa school namin, at ginawaran siya ng award nung foundation day ng school. Napagtanto ko na liban sa maganda, mabait, natural ang ugali at may talent sa pagdodrawing si Chona, siya ay special na dapat kong pahalagaan. Niligawan ko ulit siya, kaya lang magtatapos na ang school year noon, graduating na kami ng high school. Ang sabi lang sa akin ni Chona, "Mahal pa rin kita, Mino, pero magkakalayo lang din tayo. Sa Nueva Ecija ako magka-college. At hindi ako naniniwala sa long distance relationship, kaya magmahal ka na lang ng iba." Maraming nagsasabi na gwapo ako, Kuya Bono, pero hindi ko yun ramdam sa sarili ko. Ang may pagmamalaki ko lang talaga sa mga babae ay tapat at seryoso ako magmahal. Yun lang. Kahit gago ako, seryoso at mapagmahal ako sa babae. Kaya kong manakit ng lalaki kahit sino, pero babae, hindi ko kayang saktan ng damdamin nila. Dahil para sa akin, ang babae ay parang hiyas na kailangang alagaan at pahalagaan. So yun nga, ramdam kong pangit ako, at hindi uso sa akin yung kapag alam kong mahal ako ng mahal ko, ay hahayaan ko siyang lumayo sa akin. Sayang para sa akin yung mga pagkakataong maipadama at maipakita ko sa kanya ang pag-ibig at pag-aalaga ko. Kaya ang ginawa ko, Kuya Bono, ay umalis ako ng Tarlac. Sinundan ko si Chona sa Nueva Ecija. Sa NEUST siya nag-enroll ng architecture, doon din ako nag-enroll ng BSIT. Walang naging problema kay Lolo Minyong, basta't nangako lang akong mag-aaral ang mabuti at iiwas sa gulo. Alam kong hindi siya naniwala sa pangako ko, pero pinayagan pa rin niya ako kasi alam niyang ipipilit ko rin lang ang gusto ko. Si Chona ay nagtrabaho sa kainan ng tita niya. Karinderya yon na halos mga estudyante lang din ang kumakain, at doon ako lagi nagla-lunch para makita ko siya. Kahit hindi niya ako pinapansin o nilalapitan dahil ayaw niyang malaman ng tita niya na may boyfriend na pala siya. Tita niya kasi, Kuya Bono, ang nagpapaaral sa kanya. Sa school naman, madalas, Kuya Bono, ay nalilate ako sa pagpasok sa isang subject ko dahil inaabangan ko si Chona. Sa school lang kasi niya ako pwedeng mapansin at kausapin, pero hindi rin kami nagtatagal sa pag-uusap dahil papasok na rin siya. Naisip ko noon na parang useless lang din na sinundan ko pa sa kabanatuan.
hindi rin naman kami nakakapagsama. Sa pagkabagot ko, nabarkada ko at napabayaan ang pag-aaral ko. Madalas nasa galaan o inuman ako. Noong mga panahong yun, Kuya Bono, ay hindi pa gaanong uso ang cellphone. Meron ng ilan sa mga may kaya, may pera. Kaya naman nakakapag-usap lang talaga kami ni Chona kapag sasadyain kong abangan siya sa gate ng NAUST. Oo, nabarkada ko, Kuya Bono. Nagkaroon ng mga bisyo pero hindi kasama sa mga bisyo ko ang babae. May mga nagugustuhan ako, may mga lumalapit sa akin pero dahil kami pa ni Chona, hindi ako pumatol sa iba. At bago pa matapos ang semester na yun, Kuya Bono, ay kusa akong umuwi ng Tarlac dahil hindi ko na nagawan ng paraang maipasa mga bagsak ng subject. Nagalit at nalungkot si Lolo Minyong pero gaya ng dati, ngaw-ngaw lang siya pero hindi naman niya ako kayang itapon. Noong time na yon ay umuwi na mula abroad ang mama at papa ni Kuya Edward at sila ay nagtayo ng negosyong construction supply sa Concepcion, Tarlac. Tagaroon kasi ang mama ni Kuya Edward at naroon din siya noon. Tumutulong siya sa negosyo ng parents niya. Niyaya niya ako magtrabaho din doon pansamantala. Kesa naman maging tambay ay pumunta nga ako doon, Kuya Bono, at doon ko nakilala ang isa pang babaeng sobra kong hinangaan, minahal at pinahalagahan. Mayroon kaming quarters sa tabi ng bodega ng mga construction materials. Sa kabilang kalsada ay mayroong isang may kalakihang sari-sari store na may konkretong upuan sa harapan, magkabila. At doon ko unang nakita si Glenda. Maganda siya, medyo maputi, laging maaliwala sa mukha dahil mahaba ang buhok niya pero sobrang ayos ang pagkakapusod nun sa likod niya kaya't kitang-kita mo ang maganda niyang mukha. Siya yung tipong maganda na walang ka-effort-effort. Noong unang pagkakataong bibili ako sa kanya, nakita kong nagre-review siya pero napansin pa rin naman niya ako. Ano yun? Nahangiting tanong niya. Noon pa lang, Kuya Bono, ay nabighanin ako sa kanya kasi estranghero ako pero pinakitaan niya ako ng ganong ngiti. Isang stick na Winston, sabi ko. Hinawakan niya ang isang malaking garapon na katabi rin ng iba pang garapon ng mga sigarilyo. Pero hindi niya ito binuksan sa halip ay tumingin muna sa mukha ko. Ilang taon ka na ba? Hindi kami nagbebenta ng yose sa mga minors eh. Tila sumungit noon ang itsura niya. Nakakatuwa na kay bilis niyang mapagbago ang imahe niya mula sa sweet at mabait kanina into a strikta at suplada. 18 na ako. Sagot ko. Na siya namang totoo pero hindi pa rin niya binuksan ang garapon sa halip ay... Patingin niya ng ID mo? Kinapa ko naman ang wallet sa panglikod na bulsa ng pantalon ko at pinakita ko nga sa kanyang school ID ko ng NAUST. Tiningnan niya, front and back, then sinoli sa akin. Walang nakalagay na age or birthday kaya doon ka nalang sa kabila bumili. Napakamot ulo na lang ako, Kuya Bono, dahil talagang hindi niya ako pinagbilhan. Pero that time ay kinukulit ako ni Kuya Edward na kumuha na ng driver's license ko kasi magkasama kami sa delivery ng materyales. Siya ang driver at kami naman ni Mark ang kanyang pahinante. Tinuruan ako ni Kuya Edward na mag-drive ng ELF at the mini dump truck. Madali ko namang natutunan na talagang lisensya na lang ang kulang. Kaya nang sumapit ang Linggo, umuwi ako ng Tarlac City para kunin ng birth certificate ko then Lunes ay nag-absent ako dahil pumila ako sa LTO para kumuha ng driver's license ko. Napakaraming tao pero hindi ako gaanong naboring sa paghihintay dahil ka-text ko naman si Chona. That time, Kuya Bono, ay may cellphone akong dipindot. Nalilibang ako at namimiss ko si Chona pero hindi ko rin maitanggi na excited akong makakuha ng lisensya dahil
Ipapakita ko yon kay Glenda. Ayokong aminin noon na in love na ako sa kanya. Basta ang gusto ko lang ay maging close kami, maging friends kami. Nakakabili naman na ako sa tindahan nila pero kung ano-ano lang. Yosi kasi, madalas akong bumili kasi pa isa-isang stick lang. Style yon ni Kuya Edward na ginaya ko lang. Marami siyang pera pero ayaw niyang bumili ng isang kaha dahil makakarami raw siya. Magka-vibes sina Kuya Edward at Glenda. Kapag magkausap sila, parang matagal na silang best friends. Hanggang noon ay si Ate Trisha pa rin ang girlfriend ni Kuya Edward. Naging sila nung pareho silang 15 years old. Taga Tarlac City si Ate Trisha. That time na nasa Concepcion ako at nagtatrabaho kina Kuya Edward ay kapapasa lang ni Ate Trisha sa board exam bilang teacher. Hindi kagandahan si Ate Trisha, Kuya Bono, pero the best ang ugali niya at wala kang masasabi sa pakikisama niya. Napakabait kaya talagang gagot tanga na lang si Kuya Edward kung pakakawalan pa niya ang isang kagaya ni Ate Trisha. Kaya nga kahit close na close si Kuya Edward at Glenda noon ay wala akong pagdududa na may motibo si Kuya Edward kay Glenda. Kalaunan ay naging close na rin kami ni Glenda pero iba ang turing niya sa akin kumpara sa pakikitungo niya kay Kuya Edward. Sila kasi masaya, biruan, asaran. Ako naman, may pagkamasungit si Glenda. Lagi pa niya akong pinupuna. Una na yung paninigarilyo ko, bagay na hindi naman niya pinakikialaman kay Kuya Edward na mas malakas pang magyose kaysa sa akin. Pangalawang pinipintasan niya yung buhok ko, mahaba daw, tapos yung hikaw sa kaliwang tenga ko. Mukha daw akong adik. Lantaran niyang pinapakita sa akin na hindi ako yung tipo niya at kailangan kong baguhin ang sarili ko para ma-appreciate niya ako. Bagay na hindi ko naman ginawa dahil una sa lahat, hindi ko naman siya liligawan kasi may girlfriend ako, si Chona. Nakuha ko ang driver's license ko, hindi ko na rin pinakita sa kanya. Nakakabili ako ng yosi sa kanila kapag papa o nakababatang kapatid niya ang nagtitinda. Sila lang ng mama niya ang ayaw magbenta sa mga inaakala nilang minor de edad pa. Kaya lang habang nagtatagal ay nararamdaman kong nahuhulog na ako ng husto kay Glenda. Nagseselos na ako kapag magkausap sila ni Kuya Edward at alam ko na hindi tama yon dahil unfair yon kay Chona. Ang ginawa ko ay umiwas na lang ako kay Glenda. Pagkasara ng hardware at pag-uwi namin ng bodega ay magpapahinga lang ako sandali. Tapos pupunta na ako sa weldingan ng steel truss. Doon ay madadatnan ko si Natatalosing at Mang Edgar na madalas mag-overtime. Tumutulong na lang ako sa kanila habang pinag-aaralan ang trabaho nila. May interest kasi ako sa pag-welding kahit nung bata pa ako, Kuya Bono. Simula yun nung gawin ang bahay ng teacher namin na kapitbahay ko lang. Ginawa noon yung rehas ng bintana at namamangha ako sa pagkakagawa nila. Yung ingay ng mga nilalagari kong bakal, ingay ng welding machine at kalangkangan ng mga bakal, hindi ka talaga magkakaroon ng chance ang mag-sentiman lang. Yung tipong kapag sumagi sa isip ko na sa kabilang kalsada ay masaya na namang nagkukwentuhan sino Kuya Edward at Glenda, saglit ko lang yun mapapalis sa utak ko. Tapos makakapag-concentrate na ako sa ginagawa ko. Parang two birds in one stone. Nakakaiwas na ako sa dapat kong iwasan. Nadadagdagan pa ang kita ko dahil binabayaran din naman nila ako sa pagtulong ko sa welding shop. Kaya lang may isang hapon na akala ko si Tita Meg ang nasa tindahan dahil nakadastar ng itim na bulaklakin. Dumiretso ako para bumili ng soft drinks pero nung malapit na ako ay nalaman kong si Glenda pala. Hindi naman siya nakatingin sa akin kaya binilisan ko ang lumipat sa kabilang tindahan. Nagstay ako sa tindahan yun hanggang maubos ko ang dibote ko at nung pabalik na ako ng bodega ay tinawag ako ni Glenda. Napilitan akong puntahan siya. Inutusan niya akong umupo
Then lumapit siya sa parang counter katapat ng kinauupuan ko. Iniiwasan mo ako, Mino? Tanong niya. Hindi ko siya sinagot pero sinalubong ko ang titig niya. Nagsiselos ka kay Edward? Sumunod niyang tanong, hindi ko pa rin sinagot. Tapos, napangiti siya. Psychology ang course ko, Mino. Kaya kahit hindi ka magsalita, nakikita ko ang sagot sa mga mata mo. Noon ay iniwas ko ang tingin ko sa kanya. Oy, Mino. Alam kong gusto mo ako. At aamin ako, gusto rin kita. Kaya oy, hindi mo ako kailangang iwasan. Si Edward, pasimple ding pumuporma sa akin pero hindi ko siya papatulan dahil alam kong may girlfriend siyang teacher. May girlfriend din ako, Glenda. At isang dahilan yon kung bakit ako umiiwas sa'yo. Saglit siyang natahimik pero napalingon ako sa kanya nung marinig ko sa kanya ang mga salitang, "Shit naman, ako pa pala masasaktan." "Bakit ka naman masasaktan?" "Eh kasi nga, mahal na kita, Mino." "Ako? Mahal mo? Eh puro pintas ka nga sa akin." "Anong puro pintas?" "Yung pagyoyosi ko, itong buhok ko, pati higaw ko." "Mahal nga kita, di ba? Kaya sinasabi ko kung anong makakabuti sa'yo." "Hindi lang naman ako nakakapunan sa itsura mo eh, pati mama ko. At kung ipapakilala kita sa kanya bilang..." Doon ay natigil siya. Napatingin ulit ako sa kanya dahil gusto kong ituloy niya, pero iba na ang sinabi niya. "Okay. Sa bagay, boto sila kay Edward. Kaya kung ayaw mo sa akin, papatulan ko na lang si Edward." Noon ay tinitigan ko si Glenda. "Kuya Bono, napakaganda niya. Siya ang pinakamagandang babaeng naging close ko. Pero ang titig kong yun sa kanya ay pamamaalam na rin dahil noon pa lang ay ramdam ko na ang pagkawala ng paggalang at respeto ko kay Kuya Edward. At hindi ko na siya gusto makasama pa ng matagal. Hindi ako nawalan ng paggalang sa kanya dahil kay Glenda, kundi dahil sa panloloko niya kay Ate Tricia. Maayos ako nagpaalam kina Kuya Edward at papa niya na siyang parang boss sa bodega. Mama naman niya ang boss sa mismong hardware. Sinubukan pa akong pigilan ni Kuya Edward pero dinahilan ko na lang na mag-aaral ulit ako kahit na buwan pa lang yun ang Marso at June pa ang pasukan. So bumalik ako sa amin sa Tarlac City at unang araw bilang tambay ulit ay dinalaw ko si Ate Tricia sa elementary school kung saan siya nagtuturo. Dinalahan ko siya ng mga prutas na binili ko lang sa palengke. Natuwa siya at gaya ng dati ay niyakap pa ako kahit nasa harap ako ng mga pupils niya. 4 na taon ang tanda sa akin na Ate Tricia, Kuya Bono, pero kung ituring niya ako ay para akong anak niya. Una kong naranasan ang kabaitan niya sa akin nung minsang natulog ako sa bahay ni Kuya Edward nung second year high school pa lang ako. Naulanan kasi kami at nung madaling araw ay trinangkaso ako. Masakit ang buong katawan ko at ginaw na ginaw ako. Doon din natulog si Ate Tricia noon kasi parang mag-asawa na talaga sila ni Kuya Edward noon pa lang. Inalagaan ako ni Ate Tricia nung madaling araw na yon na may trangkaso ako kahit na may exam pa siya kinabukasan. Andun yung pinunasan niya ang katawan ko ng maligamgam na bimpo. Kinumutan pa ako ng makapal na kumot tapos pinainom ng gamot. Sa madaling salita, Kuya Bono, ay naranasan ko ang pag-aalaga ng isang ina, bagay na hindi ko matanda ang naranasan ko sa aking totoong ina. Mula noon ay naging malapit na ako kay Ate Tricia, 101% ang respeto at paggalang na binibigay ko sa kanya. Pero nung umagang yun na dinalaw ko nga siya sa school kung saan siya nagtuturo ay hindi ko naman nagawang magkwento tungkol sa boyfriend niyang si Kuya Edward na nanloloko na sa kanya. Bago ako umalis ng umagang yun ay may binigay sa akin si Ate Tricia. Isang maliit na karton na kasing laki ng karton na pinaglalagyan ng medalya. Pero nung buksan ko ay hindi naman medal ang laman kundi isang kwintas na silver na may pendant na timon.
Yung parang manibela ng barko. Isuot mo lagi yan, Mino, ha? Sabi niya sa akin. Pangsiman to, Ate Tricia, eh. IT ang course ko. Pabirong sabi ko sa kanya. Isipin mo, Mino, na ikaw ang timon ng buhay mo. Sa sarili mo nakasalalay kung saan direksyon ka patungo. Alam mo ang kwento ng buhay ko, di ba, Mino? Halos pareho tayo. Lola ko lang din ang kasama ko dahil iniwan ako ng nanay ko at maaga akong nawalan ng ama. Pero nakita mo ako ngayon, teacher na ako. Kasi pinag-igihan ko ang paghawak sa timon ng buhay ko. Naunawaan ko ang punto ni Ate Tricia kaya nagpasalamat ako. Inakbayan pa niya ako palabas ng gate ng school pero bago ako umalis ay hindi ko napigilang kumustahin sila ni Kuya Edward. Saglit na lumungkot ang mukha niya pero ngumiti din nang sagutin ako ng ramdam ko ang panlalamig niya sa akin, Mino. Pero okay lang ako. First year high school na ako nung mamatay yung papa ko. Sobrang sakit nun sa akin pero natanggap ko naman paglipas ng panahon. Kung mawawala sa buhay ko si Edward. Sabi niya tsaka muling isinampa ang palad sa balikat ko tsaka tinuluyang makakaya ko ulit, Mino. Trust me, kahit anong pagsubok kakayanin ko, kahit anong unos, kahit matataas na alon, makakarating ako sa gusto kong marating dahil ako ang hahawak sa timon ng buhay ko. Naglalakad pa lang ako palayo mula sa elementary school ay binuksan ko na ang maliit na kahon. Tinapon ko ang kahon sa basurahan pero ang kwintas ay isinuot ko. Kinapakapa ko pa ang pendant na timon sa dibdib ko tsaka ako din inuusan ang salitang ako ang timon ng buhay ko. Napansin din kaagad ng mga barkada kung tambay din ang kwintas ko nung mag-inuman kami nung gabing yon. Akala nila galing kay Chona ang kwintas pero nanahimik ako. Ramdam ko rin ang pagtinunoon dahil hindi ako nagpatangay sa kantsaw ng mga barkada ko na uminom ng marami at malasing. Kaya't for the first time noon ay nakauwi ako ng bahay na hindi lasing. Nagulat lang ako pagdating ng bahay nang makita kong nakabihis si Lolo Minyong. At nakahanda rin ang kanyang bag na puno ng damit at inabutan niya ako ng 3,000 piso. Pagkasyahin mo yan ng 3 linggo na wala ako dito. Sabi niyang nakatitig sa akin. Bakit? Saan ka pupunta? Nasa ospital ng Maynila ang mama mo. Hindi siya mabantayan ang asawa niya kaya akong luluwas para makasama niya sa ospital. Eh sasama na lang ako. Hindi, Minyong. Bukas ay darating ang tatay mo at gusto kong makita mo siya. Tatay ko? Wala akong tatay. Kahit dito ko lang sa loob ng bahay, bukas makikita mo siyang darating. Magiging maingay din dyan sa bahay nila dahil tiyak magkakaroon ng handaan bilang pagsalubong sa tatay mong galing ng Dubai. Bakit naman kailangan ko siyang makita, lo? Di naman niya ako kilala. Gusto kong makita mo siya. Para makita mo ang sarili mo. Ano? Hindi ko gets. Malayo nang narating ng tatay mo, Mino. Pero ikaw na anak niya, na Aryan lang. Magna-19 ka na, Mino, pero yung buhay mo, sinasayang mo sa barkada. Winawalang bahala mo ang pag-aaral mo, kaya saan ka pupulutin? Sa kanto, umiinom, tambay, lasenggo. Samantalang ang tatay mo, nakarating na ng Dubai at tingin ko mas lalo pang mayabang ngayon. Gusto kong makita mo siya para makita mo rin ang sarili mo, kung anong pagkakaiba ninyo at ng magiging buhay ninyo.
Kinabukasan nga Kuya Bono ay narinig ko ang ingay ng mga tao matapos dumating ang isang sasakyan. Pero hindi ako bumangon para sumilip man lang sa bintana. Noong magsimula na ang maingay na tugtugan, pati ingay ng mga sasakyang nagdatingan para makipag-celebrate, ako naman ay nagbihis at umalis. Pero siyempre paglabas ko ng tarangkahan ng aming maliit na bahay, gaya ng dati ay bumulag sa akin ang malaking bahay ng lolo kong hindi ako kilala. Naroon ulit siya sa balkonahe ng rooftop ng bahay niya, kaya napatingala ako dahil napatitig ako sa kanyang masayang mukha. May mga kasama siyang umiinom noon, at habang nakatutok ang titig ko sa mukha niya ay nasabi kong, "Isang araw, ako naman ang titingalhain mo." Kung maalala nyo nung araw na sinundo ako ni Lolo Minyong sa bahay ni Kuya Edward nung third year ako sa high school, dahil nabobo ako matapos akong i-break ni Richella kasi nalaman niyang bakla ang kasama ko sa bahay. Noon ko nalaman ang kwento tungkol sa mama ko, sa tatay ko at sa tatay ng tatay ko na mga kapitbahay ko lang. Nakiusap daw si Lolo Minyong noon sa tatay ng tatay ko na panindigan nila ang pinagbubuntis ng mama ko. Nakarating pa raw sila sa barangay pero nilait lang si Lolo Minyong at hinanapan ng katibayan o ebidensya ng tatay ko kung siya talaga ang may gawa sa pagkakabuntis ng mama ko. Malakas din sila sa kapitan kaya sa PNP dumulog si Lolo Minyong, pati sa PAO ay nagpunta siya pero walang nangyari dahil may mga koneksyon ng tatay ko sa mga ahensyang pinuntahan ng Lolo Minyong ko. Noon nagtangka si Lolo Minyong na itatak sa utak ko na inapi kami ng tatay ko at ng tatay niya pero bata pa ako noon at bugok nga kaya walang talab sa akin yun lalo na galit pa ako noon dahil kabibreak lang sa akin ni Richella. Pero nung araw na yun na dumating nga ang tatay ko, at natagpuan ko ang sarili kong kainuman ng kababata kong si Olan na mahirap din pero nagsisimula ng mangarap. Matapos siyang kumagat ng bunga ng kamyas tsaka sinundan ng tagay ng gin ay sinabi niyang, "Pupunta ako sa Mabalacat, pre. Magtatrabaho ako at saka ako sasabay ng pag-aaral. Ayokong ganito lang ang buhay ko, pre. Ikaw, kung gusto mong sumama, sumama ka. Magkaroon ka rin ng pangarap, pre. At sabayan mo ng aksyon para matupad." Sumama ako kay Olan sa Mabalacat, Kuya Bono. Iniwan ko ang bahay namin dahil that time ay nasa Maynila pa si Lolo Minyong. Kaya lang unang madaling araw pa lang ng trabaho namin ni Olan sa palengke ng Mabalacat ay gusto ko nang sumuko. Parang kargador ang trabaho namin sa amo naming negosyante. May mga pwesto sila sa palengke, tindahan ng karne ng baboy, manok, gulay na galing sa Baguio. Kaming tatlo, kasama namin si Kuya George ang kargador. Gigising kami ng alas 3 ng madaling araw, kami ang hahakot ng mga paninda sa bodega papunta sa mga pwesto. Mag-aabang sa pagdating ng truck ng gulay, hanggang alas 5 ng umaga kami sa palengke. Tapos uuwi na at sa gabi, alas 7 ay muli kaming pupunta sa palengke upang maghakot ng mga hindi na benta dahil dadalhin ulit sa bodega. Stay in kami. Mayroon kaming staff house sa tabi ng bodega at doon ay kasama namin ang mga babaeng sales lady. May nakursunodahan ka agad si Olan. May dating din sa akin si Juliet na isang tindera pero hindi ko siya nilapitan dahil nagtitino na nga ako noon at kasama sa pagtinuko ang desisyon na mas lalo ko pang aalagaan ng tiwalang ibinibigay sa akin ng girlfriend kong si Chona. Nasa Nueva Ecija pa rin noon si Chona, Kuya Bono, at hindi na kami nagkikita. Sa text at call na lang kami nakakapag-usap pero kami pa rin. Hindi na siya mapagduda noon, Kuya Bono. Hindi siya yung tipo ng babaeng kapag hindi ka nakareply ka agad or hindi mo nasagot ka agad ang tawag niya,
ay mag-iisip na ng iba. Madalas lang niyang sinasabi sa akin ng ganito, "Be, tiwala lang magpapanatili sa tibay ng relasyon natin. Nagtitiwala ka sa'yo, magtitiwala ka rin sa akin. At kapag nakatapos ako dito, magiging malaya na tayo. Pwede na tayo magkita kahit araw-araw pa." Gayon pa man, Kuya Bonong, noong mga panahong yun na nagpapakahirap ako sa trabaho sa palengke ng Mabalakat, ay masasabi kong parang obligasyon na lang ang i-text at tawagan pa rin si Chona. Pero yung init ng pag-ibig talaga, matagal nang lumamig. Hindi ko sinasabi na hindi ko na siya mahal. Ang ibig kong sabihin ay hindi na ganun kainit yung pagmamahal. Nung time pa lang na nakilala ko si Glenda sa Concepcion Tarlac, naramdaman ko na malamig na ang puso ko kay Chona. Kung ibang lalaki yon, baka nakipag-break na at nanligaw na sa iba, pero ako kasi, hindi ko talaga kayang manakit sa damdamin ng babae. Ayoko rin masabihan na manluloko o salawahan. Pakiramdam ko kasi, malaking kantsaw yon sa pagkalalaki ko. Oo, sanggano ako, tirong, gago, pero kung babae ang sasaktan mo, parang mas malala ka pa sa bakla. Eh yung baklang kilala ko, nakalakhan ko kahit bakla, may paninindigan, marespeto sa damdamin ng iba. Kaya sabihin nyo mang plastic ako o deny ako ang sarili kong damdamin dahil malamig na nga ang puso ko kay Chona noon, hindi pa rin ako nakipag-break sa kanya dahil iniisip ko ang iisipin at mararamdaman niya. Minahal niya ako at pinagkatiwalaan, pero sasaktan ko lang. Bakit naging lalaki pa ako kung gagawin ko yun? Pinayagan ulit ako ni Lolo Minyong na mag-enroll naman sa Mabalakat. Pinakamalapit sa tirahan namin noon ang JCFC o Jose C. Feliciano College Foundation, at sa school na yun ay wala silang BSIT. Pinagbilian ko ang Criminology at Marine Transportation, at kung napakinggan nyo ang unang bahagi ng kwento ko, malalaman nyo na Marine Transpo ang kinuha ko. Nung una ay sinubukan kong pagsabayan ng pag-aaral at pagtatrabaho sa palengke. Nagawa ko naman ng isang taon, pero bumagsak ang katawan ko. Naawa sa akin ang lolo ko kaya pinatigil niya ako sa pagtatrabaho. Mag-aral na lang daw ako, and that time, Kuya Bonoy, nagkaroon na ng konting tiwala sa akin si Lolo Minyong dahil maayos naman ang mga grado ko sa buong school year at wala ni isa akong bagsak. Well, ang totoo, gusto ko yung kurso ko. Nagkaroon pa kasi ng mga programs ng first year ako kung saan may mga kapitan ng barko ang naimbitahan para mag-speech at ginanahan na akong mag-aral. Nagsimula na talaga akong mangarap, Kuya Bono. Kaya lang, second semester noong second year na ako ay biglang nagkasakit si Lolo Minyong. Nagkaroon ng bara ang kanyang kidney na sinabayan pa ng pamamaga ng paa niya dahil sa gout. Hindi na siya makalakad at kailangan daw siyang maoperahan sa bato, ngunit wala kaming sapat na pera para sa operasyon. For the first time noon, Kuya Bono, ay nag-text ako sa mama ko at humingi ako ng tulong. Sabi ko kahit para na lang kay Lolo, ako kahit maghinto muna. Nagpadala naman si mama, ngunit napakaliit lang na halaga at inutang lang daw niya sa kaibigan niya. Ang sabi ni mama noon ay, "Anak, lumapit ka sa tatay mo." Walang communication ang tatay ko at ang mama ko. That time ay nagdenegosyo na lang din ang tatay ko sa bayan. Hindi na siya bumalik ng Dubai. Pero hindi pa rin kami nag-uusap. Kapag nagkakasalubong kami, hindi ko siya tinitingnan. Hindi rin naman niya ako iniimikan. Parang hindi talaga kami magkakilala. Kaya nung sabihin sa akin ni mama na lumapit ako sa tatay ko dahil gipit kami, hindi ko siya sinagot.
May common friend si na mama at ang tatay ko, si Tita Valerie. Si Tita Valerie na siya siguro nagsabi sa tatay ko na puntahan ako. Isang gabing galing ako sa construction. Kausap niya si Lolo. Nagulat akong makita siya pero hindi ko pinatagal ang mga mata ko sa kanya. Mino, kailangan mo raw ng tulong ko. Hindi. Sagot ko sabay diretso sa kusina para tingnan kung anong pwedeng makain dahil gutom na gutom ako. Nakita kong may patong-patong na maling at spam sa ibabaw ng mesa at may natatakpan ng pinggan na nung buksan ko ay pritong spam. Alam kong galing ang mga yun sa tatay ko at kahit gutom ako ay hindi ako kumain. Hoy Mino, halika muna dito, mag-usap tayo. Narinig kong sabi ng tatay ko at pinagbigyan ko naman siya. Sabihin mo sa akin kung anong kailangan mo, kung magkano. Noon ako napatitig sa kanya, ang sabi ko, nakita mo naman siguro itong ayos ko, nakapang-construction ako. Ibig sabihin nito, kaya ko na ang sarili ko. Sana nung maliit pa ako, nung hindi ko pa kaya kumita ng pera. Hindi ko na ituloy ang sinasabi ko dahil sumabad ka agad siya. Magkano naman ang kinikita mo sa pagko-construction? At saka tumigil ka pala sa pag-aaral mo. Ibaba mo ang pride mo, Mino. Huwag kang mayabang at tutulungan kita para makapagtapos ka. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Yun lang, Kuya Bono, at pumasok na ako sa tulugan ko. Pero naririnig ko pa ang usapan nila ni Lolo Minyong na halatang napalambot niya. Napatawad siya ni Lolo Minyong dahil lang sa mga imported na dilata. Ako parang hindi ko naman ramdam yung galit sa kanya o sa kanila. Wala akong kinimkim na galit pero ayoko lang talagang maging connected sa kanila. Hindi naman nila apelido ang nasa birth certificate ko kaya pwede ko talagang sabihin na hindi ko sila kaano-ano. Hindi sa mayabang ako, Kuya Bon, o masyadong ma-pride, pero kung kapitbahay mo sila at ikaw ay humble, hindi mo talaga sila gustong magiging kamag-anak. So akala ko okay na. Natuldukan na ang isyong yun tungkol sa aking tatay. Pero kinaumagahan, papasok na ako sa trabaho ay may narinig akong sigaw mula sa balkonahe ng bahay ng tatay ko. Ang sabi sa akin, "Oy ikaw, saan mo nakuha ang kayabangan mo? Anak ko na ang lumapit sa iyo, niyabangan mo pa. Ha, wala kang mararating kung nasa putikan ka pa lang ay mataas lang tingin mo sa sarili mo." Nakatitig ako sa kanya habang nagsasalita siya, pero hindi ako sumagot. Tumuloy lang ako ng lakad papunta sa construction kung saan ako nagtatrabaho bilang piyon. May herbal medicine na tinake si Lolo. Bigay ng amo niya at naiihi niya yung mga bato sa kidney niya. Mula noon ay umayos na siya at nakabalik na sa trabaho niya na hindi na nagpa-opera. Pero yung gout niya paminsan-minsan ay lumalala talaga. Muli ako nag-enroll nung sumunod na pasukan pero irregular na ako. Lumipat din ako ng boarding house at doon ay nakilala ko naman sina Bong at Teddy at mga pogi sila, mga ka-age ko lang. Lumalabas sila tuwing gabi, nakaporma, bagong ligo, mabango. Yun pala, nagtitinda lang sila ng street food sa poblasyon. May boss silang bakla na ka-age siguro ng lolo ko. Ipinakilala nila ako at binigyan din ako ng trabaho. Sa akin naman binigay ang kwek-kwek stand. Tabi-tabi lang kami ng stand din na Bong at Teddy at si Naida. Kay Bong ay french fries, kikiam at fishball. Kay Teddy ay fried chicken at si Naida naman ang mga inumin, mga palamig at soft drinks. Pinsan ni Bong at Teddy si Naida pero stay in si Naida kay Tito Dong na boss namin. Pinag-aaral siya nito. Chubby si Naida, Kuya Bono, pero maganda at maputi at napakagaling kumanta.
Meron siyang speaker sa stand niya at may microphone at para mang-akit ng customer ay kumakanta siya. Nagsasalita, nagpapatawa. Ang karaoke niya ay galing sa YouTube. Minsan ay may mga customers din na kumakanta. Kasayahan lang. At sa totoo lang, Kuya Bono, ay masaya kami tuwing gabi sa aming pwesto sa poblasyon. Naging sobrang close din kami ni Naida hanggang sa hindi ko namamalayang higit sa kaibigan na pala ang tuning niya sa akin. Isang gabi ay dumating siya sa boarding house ko. Sabi niya ay sarado na daw ang bahay nila kaya kung pwede ay sa kwarto ko siya makitulog. Pinayagan ko siya dahil 10 oras na ng gabi, pero iba pa lang pakay niya. Gusto niyang may mangyari sa amin. Naghubad kasi siya sa harap ko at nakangiting ang sabi sa akin ay, "Oy Mino, ayaw mo ba? Libre to. Palipas oras lang." Hindi ako kumilos, Kuya Bono, pero tumayo ang harapan ko. Ikaw man kasi ang makakita ng babaeng nakapanti lang sa higaan at inaakit ka. "Oy, ano na?" Yumuko ako at iniwas ko ang tingin sa katawan niya. "Hoy, bakla ka ba?" Narinig kong tanong niya. Noon ay manaisip ako. Tsaka ako ngumiti sa kanya at ang sabi ko, "Naida, atin-atin lang to ha." "Oo, bakla ako. At imlab ako sa mga pinsan mo." Ang totoo, charot lang yun, Kuya Bono. Lalaki ako pero hindi pa talaga ako nakakaranas ng ganun noon at isa pa, nangako ako sa sarili ko na hindi ako magtataksil kay Chona. Pero hindi naniwala sa akin si Naida sa palusot ko. Bumangon siya at halos isubsob niya sa mukha ko ang malulusog na dibdib niya. "Hoy, alam ko may girlfriend ka," sinabi sa akin ni Bong. "Pero okay lang yun, Mino. Hindi ko naman kilala ang girlfriend mo kaya hindi niya malalaman to. Halika na. Simulan na natin ang magpaligaya." Sabay kami nag-graduate ni Chona noong 2018, Kuya Bono. 5 years kasi ang course niya at ako naman ay naghinto noon. Nag-take siya ng board exam pero hindi pinalad na pumasa. Nagtrabaho siya bilang draftsman sa Santiago City, Isabela. Sinundan ko siya doon kasi wala akong pang-review noon para sa board exam ko. Pumasok ako security guard, Kuya Bono, para lang matustusan ko ang pagtira ko sa Santiago. Si Chona kasi ay tumira sa pinsan niyang nagtatrabaho din sa construction firm na yon. Taong 2018 yun, Kuya Bono, at noon lang nagkaroon ng totoong sigla ang relasyon namin ni Chona. Naging kami nung third year high school kami, year 2009. Maraming pagkakataong natutulog si Chona sa boarding house ko at noon may nangyari sa amin, Kuya Bono. Kusa lang na nangyari at hinayaan ko na lang dahil punong-puno na ulit ako ng pag-ibig para kay Chona noon. Yung pagkakalayo lang pala namin noon ang naging dahilan kung bakit lumamig ang puso ko sa kanya at muling ang nag-init nung araw-araw na ulit kami nagkikita at nagkakasama. Kinuha ko na siya pero kaakibat noon ang responsibilidad at pangako sa sarili ko na pakakasalan ko siya.
Isang araw ay tumawag sa akin si Ate Tricia. Nasa Denmark na siya noon. Napakasawa niya ang daddy ng isang pupil niya. Si Kuya Delvin na dati ay single dad nga. Medtech siya sa Denmark. Sinabi niya na pahihiramin muna niya ako ng pang board exam ko at kahit nakakahiya Kuya Bono ay tinanggap ko ang alok sa akin ni Ate Tricia. Nag-enroll nga ako sa review center at pagkatapos ay nag-take ako ng Marine Deck Officer's Licensure Examination. Nasa totoo lang Kuya Bono ay kumapit lang ako sa dasal. Hindi ako ganun katalino at aminado ako na tsambahan lang yung mga sagot ko pero dininig ng Diyos ang dasal namin ni Chona. Pumasa ako. Naunang umalis si Chona papuntang Oman noong 2019. Pumasok siyang interior designer. Babae din ang boss niya. After a year ay nakasampa na rin ako ng barko at noon ako nagsimulang makabayad sa mga utang ko kay Ate Tricia. Hindi siya naniningil Kuya Bono pero sabi ni Chona, magbayad daw muna kami sa mga utang namin bago namin simulan ng pag-iipon. 2019 ay nakauwi ako matapos ng unang sampa ko sa barko. Noong sumunod na taon ay natapos na rin ni Chona ang kontrata niya sa Oman, umuwi din siya at kami Kuya Bono ay nagpakasal. Asawa ko ang nag-design ng aming bahay sa lote ng Lolo Minyong ko sa tapat ng bahay ng tatay ko na mayabang. Dahil makitid ang lote ng lolo ko, 7x14 lang yun Kuya Bono, 7 meters ang lapad sa kalsada ay tinaasan ni Chona ang design. Tatlong palapag na mayroon pang roof deck kaya't natupad ang pangako ko doon sa sarili ko Kuya Bono na isang araw. Ako naman ang titingilain ng tatay kong mayabang. Though hindi kaagad natapos ang bahay kasi nagka-pandemic pa, 2022 na noong makompleto talaga ito, fully finished, fully furnished. At noon lang din ito napabindisyonan ng paring nagkasal din sa amin. Hindi na nag-abroad ulit ang asawa ko. Tumatanggap na lang siya ng mga design. Parang hobby na lang niya ang pagdodrawing kasi may baby na rin kami noon at doon talaga siya nakakonsentrate. Ako ang pabalik-balik sa pagbabarko dahil ito talaga ang inaasahan ng pamilya ko. Kabilang siyempre doon ang Lolo Minyong ko na siyang kasama ng asawa at anak ko sa aming bahay. Hindi ko rin nakakaligtahang padalhan ng mama ko kahit hindi siya nang hihingi. Si Kuya Edward ay nakapag-asawa ng isang empleyado ng bangko. Si Richella naman na dating best friend ng aking asawa ay nakatatlong asawa na. Lima na ang anak mula sa tatlong lalaking nakasama niya. Si Glenda, nakapag-asawa naman ng pulis at si Naida ay nakadalawa na rin. Latest niya isang matandang British. Ang kababata kong si Ola na siyang parang nag-ignite para ako ay umaksyon sa pagtupad ng pangarap ko ay isa ng opisyal ng PNP ngayon. At nagtangkapan noon ng tatay ko na suhulan si Olan upang maging close sila pero pinahiya sila ni Olan. Hindi pa rin kami nagkakamabutihan ng tatay ko at ng tatay ko at okay lang yun sa akin. Ang mahalaga ay hindi naman kami nag-aaway. Pero kung lalapit siya sa akin one of these days at hihingi sa akin ng kapatawaran, uutusan ko muna siyang puntahan ng mama ko at doon muna siya humingi ng kapatawaran. Hanggang dito na lang Kuya Bono at sana'y nagustuhan niyo ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang at nagpapasalamat. Mino.
Thank you.